welcome back to my channel. Ngayon naman po ay isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng masarap na pulveron. So gagamit po tayo dito ng 1 kilo na harina. So ang ginamit ko po ay cake flour. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour. And then 1 cup po ng shortening or vegetable lard. So ito po ay nabibili po sa mga bakery supply. And then 300 grams po ng milk powder. So ang ginamit ko po ay Milk Boy na skim milk. And then 1 cup ng white sugar or 200 grams. And then 200 grams din po ng butter or 1 bar, isang buong bar po ng butter. Kahit anong brand pwede po. Alright, simulan na po natin. So, bali ang una po natin gagawin ay tutunawin po muna natin ang butter kasama ang shortening or vegetable lard. So kung wala po kayong butter, pwede naman po kayong gumamit ng margarine. Okay, so ayan po, tunaw na po siya. Alright, set aside muna po natin ito, palamigin natin. Sa isang kawali naman po ay isasangag po natin ng 1 kilo ng flour. Tinakal ko na po ito. Bali, ang ginamit ko po ay cake flour at tinakal ko po ito in cups. Bali, ang lumabas po ay 12 1/2 cups. So, isangag lang po natin ito. Isangag po natin ito hanggang sa medyo mamula-mula siya o medyo mag-brown po siya ng konti. So after nyo pong masangag ang harina or ang flour, ay bibistayin po natin ito or sasalain po natin kasi medyo may mga buo-buo po siya, namuo siya. So kailangan wala pong buo-buo. So gawin natin ito hanggang masala natin or mabistay natin lahat. Okay, so ayan na po mga kasosyo. Ilalagay na po natin ang 200 grams ng sugar and 300 grams ng milk powder. Kung gusto niyo pong gumamit ng ibang brand ng milk powder, pwede naman po ang Bear brand, ang Alaska. Basta 300 grams po. Okay, kaya po natin sinasala ang ating milk powder kasi po may mga buo-buo siya. So, kailangan po madurog po natin ito para pinong-pino po ang ating pulveron. So, haluin po natin ito mga kasosyo para mag-combine silang lahat. And then, kapag nahalo na po natin ay ibubuhos na po natin yung ating tinunaw na butter and shortening or vegetable lard. So, haluin po natin ito. So, haluin po natin ito hanggang sa mag-combine po lahat ng ating wet and dry ingredients. And then, medyo palamigin po natin ito bago po natin ito babalutin.
para maiwasan po yung amagin po kaagad ang ating pulveron. Okay, so malamig na po siya. Babalutin na po natin ito. So gagamit po ako dito ng molder or pantokol. At gagamit po ako dito ng cellophane na iba-ibang kulay para attractive po ang ating pulveron. And make sure lang po mga kasosyo na yung pagtabas nyo po o pagputol nyo po ng pagkat nyo ng ating cellophane ay kailangan na yan, saktong-sakto dun sa ating molder. Kasi baka mamaya, kapos pala siya. Sayang naman. Alright, so ganito lang po yung pagtutukol ng pulveron mga kasosyo. So didiinan nyo lang po. Ayan, iko-compress nyo po siya. Para kapag tinaktak nyo po siya, buong-buo po ang ating pulveron. Ayan, one more time. Compress po natin. Compress it harder and harder and harder. And then, ayan, itaktak na natin mga kasosyo. So, ayan, so buong-buo po siya. So, bahala na po kayong mag-design kung paano nyo po ito babalutin. So, tingnan nyo, hindi po siya nababasag. Hindi po siya nadudurog. So, kailangan po talaga madiin po yung pagpe-press nyo. So, ayan, babalutin po natin. So, ako ganito lang po ako magbalot ng pulveron. Sobrang dali lang po. Kahit bata, alam po itong gawin. Alright. So, one more time. Press it harder. Okay, so mga kasosyo, ganito lang po ang gagawin natin hanggang sa maubos nating balutin ang ating pulveron. Okay, so ito na nga po mga kasosyo, naubos na po nating balutin ang lahat ng ating pulveron. So ayan, nakabalot po tayo mga kasosyo ng 84 pieces na pulveron. Ang benta ko po dito ay 5 pesos kada isa. So ayan mga kasosyo, sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe at makatulong po ito sa inyo dahil pwede nyo po itong gawing pangkabuhayin or pangnegosyo nyo po. At kung nagustuhan nyo po ang aking video or ang mga videos ko ay mag-subscribe ka lang at pindutin nyo po ang bell para updated ka sa mga susunod ka pang video na gagawin. Thank you for watching.